So yang kanina medyo makulit siya pa andarin. So tinaiming natin yung kanyang carburetor. Nakita ko siya medyo sinawaan ng tumadyak eh. So paki-start mo lang na isa, huwag kang awak ng silinyador. Ayan oh, mga padreng, one click lang siya. What's up mga padreng, welcome back to my channel. So may bago na naman tayong troubleshoot, Barako 2, Dayo from Uranay, Batanay, na shout out kay sir. Anong issue ng motor mo, sir? Tumutunog yung kanyang tensioner. Ilan taon na tong motor mo? 3 years. Second hand mo lang nabili. So ang ipapagawa niya rito, magpapa-adjust ng bolt tappet. Tapos magpapa-adjust ng kanyang tensioner. So yan ang gagawin natin. So palamigin na muna natin yung makina dahil galing pang Uranay ito. Yan lang. Palamigin muna natin dahil malambot yung tornilyo kapag mainit yan. So ayan, tinanggal ko na yung kanyang bulb cover tapet. Tinanggal ko na rin yung kanyang timing cover. So check natin yung kadena. So ayan o, okay pa naman yung kanyang kadena. Pero ang sabi niya, parang galit na galit yung kanyang tensioner. Parang tawag rito, hirap umandar. Ayan, check natin yung kanyang tensioner. So tanggalin natin yan dahil parang gigil daw eh. So luwagan na muna natin yung 10mm. Tapos yung dalawang. Thank you.
Ba po siya. So kabit na natin ito. Sa pagkakabit po nito, pihitin muna po natin yung screw niya sa loob ng pakanan. So yung pinihit ko lang yung screw dito pakanan, umatras po yan. So bago natin ipasok, dapat nakatras yan. So ipasok na natin dito. Yan, pasok natin ganyan. Kabit natin yung kanyang tornilyo. Binili. Oo. Lahat? Hindi. Ilan yung tinuha? Mga palukan niya tayo na yun. Pusa. American pusa. Ito siguro mong pinantan yung kuhan niyo. Tawag ko? Yung tawag ko niyo sa yung dito? Filter? Oo, yung filter. Kaya medyo maluwag siguro yung kabit. So sa pagkakabit po nitong ating tensioner, huwag po nating isasagad, dapat may clearance siya yan, oh. Dapat magagalaw po natin yan. So ganyan po yung tamang pagkakabit po niyan. Huwag nating isasagad. Tapos i-check po natin yung kanyang timing chain. Sabay po natin i-release dito. May kasama na siyang pang-release, ayan, oh. Pitin lang po natin ng pakaliwa. Pag pinit po natin ang pakaliwa, lalarga yung pinaka-titi-titi niyan. Itutulak tong ating guide. Tutulak yung timing chain. So, release natin dito. Sabi ko nga sa kanya, hindi baling gumastos kapag ka-original. So, pakaliwa lang po yung pit. Tagal mong nagamitin. So ayan. So mapapansin nyo po, itutulak natin to. Ayan, oh, matigas na po siya. Pag matigas na ganyan, rumilis na po yung kanyang tensioner. Checkin po natin yung kanyang timing chain, dapat maigpit. Ayan, oh, ang igpit na po. Oh. So maigpit na siya at may igpit pa po rito yan dahil may clearance pa. Ayan, oh. Tingnan nyo po. Ayan, oh. Ang ganda. Oh. So igpitan natin to, tutulak pa ng bahagya yan. Ayan nga, nakabit na natin yung kanyang battery. So chinek ko naman, okay naman yung kanyang regulator. Kumakarga naman, kasi kung di okay yung regulator, hindi po natin mapapaandar yung barako to. Sapagkat tong barako to, battery operated po ito. Kaya once na nasira po to, hindi po tayo pwede magpalit ng local dyan at papalya po yan. So nakabit na natin yung tensioner ng City 100. Yung sinasabi ni Padreng na maingay yung makina, parang galit. So ngayon i-testingin natin yung bagong tensioner. So na-adjust na rin natin yung barbula. Yung spark plug niya palitin na. So try natin paandarin. Sige, paki-start mo. Check natin yung andar ng makina. Okay. So sige, paki-start mo. Ayan, oh. Sige, ayan na matay. Sige. Minor mo lang, minor. Tingnan nyo po yung andar ng makina, oh. Napakaganda dahil nagpalit tayo ng tensioner ng City 100. A few moments later. So ayan, kanina medyo makulit siya pa andarin. So tinaiming natin yung kanyang carburetor. Nakita ko siya medyo sinawaan ng tumadyak, eh. So paki-start mo lang na isa. Huwag kang awak ng silinyador. Ayan, oh, mga padreng, one click lang siya. So thank you po sa inyo. God bless. Mabuhay po kayo.